Panalo na, natalo pa, maagang nangasar ng kalaban si Wembanyama pero nadali sila ng comeback ng Raptors mga bro. Kinabahan sa rebound ang rookie. San Antonio Spurs versus Toronto Raptors ang pang-6th game ni Victor Wembanyama. Win streak ngayon ng San Antonio mga bro. Ang tanong, magtuloy-tuloy kaya yan? Well, first quarter, supalagad ang inabot ng sentro ng Raptors kay Wemby. Pero yun nga lang, maagad ding nasuki sa turnovers ang Elien na meron agad dalawa. May isang foul din na commit ang rookie. Kaya naman under 7-minute mark. Pagtapos ng pull-up jumper na to, inilabas na din siya ni Coach Pop. Binalik na lang under 3 minutes. Kung saan abante pa ng isang San Antonio. Pasa naman na to ni Sohan mga bro, na uwi sa solid na pagkakatama sa mukha ng isang player ng Toronto. Parang sinuntok sa lakas ng impact mga bro. Under last 2 minutes, lobos na 9 points ang lead ng Spurs matapos ng 2-man game na ito ni Wemby at Jeddy Osman. Pasok ang 4-point play para sa rookie na nasundan din ng slam dunk. Nawala nang sumubok, sumabay kay Wembanyama. Tumotal ng 9 points sa first quarter ang rookie at may 2 block shots na parang inagawal lang ng Candy dito si OG Anunoby. Ginawang bata mga bro, hindi na tumalo, na alley-oop dunk pa sana. Kinapos nga lang 26-22 lamang pa ang San Antonio. Second quarter, palubo palalo ang lead ng home team. Another block para sa rookie. Hirap na hirap ang Raptors mga bro, makaka-score sa loob ng paint kapag nandyan si Wembanyama. Balanse lang ang scoring ng San Antonio. 9 points off the bench para kay Doug McDermott. Nangain naman sa ilalim itong si Keldon Johnson na meron ng 12 points. Bago pumasok ang last 2 minutes, sa tres na to ni Wembanyama, pumalo sa 20 ang lead ng Spurs. Mismatch siya na sa ilalim mga bro, pero grabe ang ginawa ni Schroeder. Talagang tinulak palabas ng paint itong si Wemby. Nauwi tuloy yan sa turnover, though nabutata niya ang huling tira dito ni Schroeder. Well, natapos ang first half mga bro, lamang ng 19 points ang home team, 54-35. Entering the third quarter, early timeout para kay Coach Pop nang bumuhat itong dating player din ng Spurs na si Jakob Poeltl. Though agad din namang nakasagot ang San Antonio, butata na naman ang inabot ni OG Anunoby kay Wemby. Trabaho naman sa ilalim si Zach Collins, apat na sa starting five ng Spurs ang nasa double digit. Under 4 minutes, kumana naman ang 7 straight points etong si Dennis Schroeder. Nakadikit sa 12 points ang Raptors, kaya naman binalik si Wemby under 3 minutes. Laking takot ni Scotty Barnes sa depensa ni Wemby. Tinaas lang ang kamay mga bro, naiba na ang tira. Pero dito huli na ni Wembanyama ang tira ni Scotty. 2 points lang ang naitala ni Wemby sa 3rd quarter, pero abante pa din ang 15 points ang home team, 86-71. Pero 4th quarter, heto na ang paghabol ng Raptors mga bro. Halos maubos agad ng timeout ni Coach Pop. Under 7 minutes, 8 straight points mula kay Scotty Barnes. 5 na lang din ang inahabol dyan ng Toronto. Pero buti na lang mga bro, clutch etong si Malachi Branham na siyang kumana para sa Spurs. Paubos na ang shot clock mga bro, naipasok pa ni Keldon Johnson ang pull-up jumper. Pero last 2 minutes mga bro, Dennis Schroeder na ibaba sa 2 points ang alamangan ng Spurs, 105-103. Though buti na lang mga bro, clutch 3-pointer mula kay Keldon Johnson, 108-103. Pero yun nga lang mga bro, naitabla ni Scotty Barnes ang laban sa 108. Pero na-foul ni Pascal Siakam etong si Keldon Johnson. Pampanalo na sana yung dalawang free throw ni Johnson mga bro, pero hindi na-secure yung rebound at nauwi sa 2 points ni OG Anunoby. Overtime patuloy ang laban. Well, OT mga bro, abante ng 6 ang Toronto under last 2 minutes, 120-114. Kaya naman sa dulo mga bro, kinulang na sa pagbawi ang San Antonio at sa uli, nakakaambakan sila ng Toronto Raptors.